napigil ni Kathy na hawakan yung ibon, binuksan. Hindi po nakalipad, nakain po ng pusa. Patay po ang dalawang girls. Anong pili ngayon ni Kathy? Patating si Daddy at si Mami. Ano po ang pili ni Kathy? Takot, nanginginig. Ano dapat reaksyon ni Mami at ni Daddy? Sisigawan? Ikaw sabi na, hihihita ka, magkakagayan eh! Anong pili ngayon ni Kathy? Pinagsasabihan pa. May mga panahon po, repentant na eh. Nagsisisi na. Kung baga sa salitang Pilipino, tiglog na nga eh. Tapos, ang sakit natin parang flashlight. Isasaksak mo sa mata yung liwanag. Yung mga sakit, pagka nakadikit yung ilaw ng flashlight dito. Sometimes, ganun tayo. Wala yung tenderness. Alam mo nang mali, humihingi na ng tawad. Sumusuko ng kamay, pero ang feeling mo, dapat mong sa Tagalog, lapit-lapirutin mo, tatap-tapakan ba? Tumutulo na nga yung luha eh. Ganun po yung attitude ng mga Pariseo dun sa babaeng nahuling nangangalo niya eh. Salit na mahabag. Kaya sabi ng Panginoon, sino sa inyo walang kasalanan? Sige, kuha ng bato, bumato. Minsan, judgmental tayo sa kapwa. Mapanghapon. Pag tayo malinis ang motibo, pag siya laging may halo ang motibo. Minsan sa atas mo, I pray you today. Makalaya tayo dito. And that's forgiving attitude. We just forgive. Kung may unang dapat patawarin yun sa pamilya, yung po tayo, meron bang dapat patawarin sa pamilya. Just say, forgive them now. Pagitin nyo lang yung pangalan and release them. I pray. Lord God, I pray that unforgiving spirit will be lifted in our midst. This demon spirit of unforgiving spirit and bitterness be lifted in Jesus' name. In the name of Jesus! I pray that there be healing in the family. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 5, 6, and 7, and I close. Pride. Kaya daming pamilya na destroy because of pride. Minsan, isang text lang away eh, para sabihin sorry. Ba't ba nga mahirap sabihin yung sorry mo? Madaling sabihin yung ganito, palagay ko, parang tayo mali. Madaling sabihin po yan. Pero mahihil po ba ang relasyon pag ganun ang attitude? And the answer is no. Palagay ko, kalimutan na lang natin. Tanong, mahihil po ba ang relasyon kung kakalimutan? Parang time bomb tumutunog pa rin eh. Isang araw, sasabog na lang. Ano pong tama? Ang tama ba isang aamin na sasabihin ako talaga mali? Ako nagsimula nito. I'm sorry. Forgive me. Sa isa ka na, ito po. Misang nahirap kong gawin, ano? Pero tanong ko po, kung sa asawa mo, nakatabi mo, araw-araw, hindi mo magawa yun, paano pa sa itong tao? Ano po? Sometimes, I have said this many times, so it is because of pride. There's pride in believing. I need to say sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ako talaga. Number 4, 6 is disobedience to the will of God. So many families destroy because they are out of God's will. And the perfect example of this is Sarah and Abraham. After waiting for many years, si Sarah yung naging impatient siya, and he suggested na si Pinyan ni Abraham, si Hagar. That is not God's will. Pero nangyari, at ang resulta po ngayon ng labanan ng mga Israelita at Arab ay resulta ng desisyon ni Abraham at Sarah. Anong katubayan, Pastor Joey, na it is not God's will, nagkagulo pong pamilya, na wala pong kapayapaan sa pamilya. Destroy po, nagkagulo ang pamilya. Pinalayas ang pinagmalupitan ni Sarah ay si Hagar. Last but not least, no fear of the Lord. Sabi ko na rin, fear of the Lord. Mga magulang, ito po ang pinakamahalaga sa tahanan. Sabi ko na rin, fear of the Lord. Ano yung huwag sabihin ng fear of the Lord? Nagsisimula ang fear of the Lord pag naliniwala kang nakikita ka ng Diyos kahit nasaan ka. Yun po dapat natin itanim sa puso ng mga anak natin. Hindi ko po kayang bantayan ang mga anak ko. Pero ang prayer ko, Panginoon, ilagay na sa puso nila yung pagkatakot sa Diyos. Na matatakot sila gumawa ng masama.
dahil nakikita kanila. Kumipirot na Lord po sa atin. Kahit walang nakakita, hindi mo gagawin yung masama dahil lipirot na Lord ka, alam mo nakikita ka ng Diyos. Yes! Kinikwento ko po yung mag-ama kanina. Yung mag-ama, gutom na gutom na, walang makain. Sabi yung anak, sige, tay, ilang araw na tayo, hindi ko makain. Pero nakita ko yung pagwan ng kapitbahay, hinog na. Sabi ng tatay, pwede. Sige anak, bantayan mo, ako'y gagapang. Ang ganda po, tagpo. Nagbabantay yung anak, kinuha yung pakwan. Ang galing ng Pinoy talaga. Can you imagine ang Pinoy? Sa pagpitik lamang ng pakwan, alam ang matamis, alam ang hindi matamis. Ganyan po tayo magaling. At habang pinipitik-pitik po niya, ang pakwan ay sumigaw ang bata. May nakakakita na po po. Ang tatay ay parang kwitis na galing sa buhawi. Ang bilis. Hinihingan siya. Hingan kabayo sa Pilipino. Sabi, tapos kung tumingin siya, sabi, nasaan? Wala. Eh, nasabi ng bata, sabi yung tatay, naalala ko nung araw sa'yo, nasabi mo sa amin, nakikita tayo lagi ng Diyos. Sabi mo, natakot ako, alam kong nakikita ng Diyos, hindi nagawa natin ito. When was the last time? Tumigil ka sa ginagawa mo dahil sumagi sa isip mo nakikita ng Diyos yan. And that is fear of the Lord. Are you with me? Bala kong magsinungaling pero sumagi sa isip mo. So, that is fear of the Lord. Walang nakakakita. Walang nakakaalam. Pero bakit ganun yung nararamdaman mo? And I call it fear of the Lord. Fear of the Lord. Taas mo niyo yung kamay niyo and ask for the fear of the Lord na dumating sa pamilya bawat isa. Panginoon, dinadalangin ko ang pagkatakot sa Diyos ay ipupunlang po sa aming mga anak, sa mga mag-asawa, sa mga tahanan. Tumingin po kayo and I close. Ang fear of the Lord ay hindi po parang sipo na pagbumahe. Mahahawa. Hindi po ganun yung fear of the Lord eh. Ang fear of the Lord ay tinuturo. Tinuturo ng magulang sa anak to the world. Ngayon, let me close. Taking a stand for the family. Number one, mahalaga po ngayong umaga, take immediate action. Kayo po, mas kilala niyo yung pamilya niyo. Huwag niyong baliwalain. Pwede bang sasabihin mo, naplat yung gulo mo, sinilip mo, kayo maaayos din mabaya yan. Ay, hindi pwede. Paano maayos yung plak niya? Anong gagawin mo ng driver? Mababa. Tatanggalin yung reserva. I-jajak yung sasakyan. Ipapalit yung reserva. Gusto mo maayos ang relasyon mo. Wala ka namang ginagawa. Take immediate action to that. Kaya sabi ng Panginoon, kung maghahandog ka at maalala mo may sama ng loob yung kapatid mo, huwag ka maghandog. Pumunta ka at ipagkasundo ako niya. Sana ka bumalik. Number two, recognize the attack. 2 weeks ago, yung aking the only boy, yung aking tanging anak na lalaki, apat po yung nakatatong babae, isang lalaki, natrangkaso po 6 days. Yung panlimang araw, siyempre tatay ka eh, kahit may fake ka, sabi ko, pa-blood test na natin. Eh, uso dengue eh. Wala naman. And then the following week, ang misis ko naman, papasok ang Sanlinggo, nag-pray ako, sabi ko, Satanas, hindi tama to. 2 linggo muna kami ina-atake. I rebuke the spirit of oppression, the sickness and diseases. Tumingin po kayo, anong atake meron sa pamilya niyo? Isang din natin na-recognize eh, may atake ng sakit. Sunod-sunod! Are you with me? Hindi ka usap ako ba ako? Isang atake sa relasyon, anong atake meron in the relationship? Minsan atake sa kabuhayan. I want you to recognize that this morning. Recognize any attack that you discern. It is satanic. Hindi kaya attack. Satan is going to destroy us. Minsan bigla na lang sasabi sa isip mo yung distress sa asawa mo. Hindi ka naman nag-iisip. Magaling po sa satanas niya, magtanim. At pag binungkal mo, ang tinitiyak mo sa inyo tutubo. At pinatagal mo, ay naku, mamumulaklak. At pinatagal mo ko, ay naku, mamumunga. And huli na, nang nakita mo, puno-puno ka ng distress. Sometimes we fail to realize that. Believe me, I sense the anointing today. Gusto ko pong magalit kay Satanas ngayong umaga. Kaya ako sinasabi ito. I want you to hate the devil today. Because he is the real destroyer
history, history.